Okay, so good morning class. So ngayon ay discuss ko lang sa inyo paano ba i-implement yung user roles dun sa ating mga web applications. Okay, example, yung pag distinguish natin kung sino yung admin, sino yung user dun sa web application na ginagawa natin. Okay, so gamitin ko na lang example is yung ating ginamit din sa login dati. So dito, makikita nyo dito sa aking edit sa Explorer ko dito sa gilid ng aking Visual Studio. So nandito, isinama ko yung folder ko dun sa aking workspace, yung ating CRUD. Okay, so nandito na rin yung file uploads na nakita nyo naman or napanood nyo dun sa video na in-upload ko sa YouTube. Ano? So dito, ang baguhin lang natin is yung sa login. So magawa lang tayo ng sample kung paano ba natin mapapapunta sa isang page si user kung siya ay user lang or si user kung siya ay admin naman. Okay, so paano ba natin madidistinguish sa login kung sino ang user at sino ang admin para alam natin kung ano lang yung mga privileges na pwede niyang makuha doon sa ating web application. So buksan lang natin ngayon si login. Ayan. Close muna natin si terminal, hindi naman natin siya kailangan. Then open natin yung ating PHP My Admin. So localhost, then kasi magdadagdag tayo ngayon dito ng bagong columns dun sa ating table user para dun sa privilege na ibibigay natin for different users. Okay, so buksan lang natin yung CRUD, ito yung aking table, and then sa members. Okay, check natin kung members nga yung table ko. Ayun, member nga. Okay, so ayun. So magdagdag lang tayo dito ngayon ng after password na lang, user type, okay, user role. Role na lang ilagay natin. Then, example, integer na lang, 1, default natin ay, or ang gawin natin, varchar na lang para diretso tayo. So, 10. Then, as defined, ilagay lang natin na user yung default. Ibig sabihin, kapag nag-register ka, so by default, ang magiging user type mo ay user lang. Or yung user role mo is as user. Okay? So, try natin yung mga records natin. Ayan. So lahat sila ay user lang. Okay, meron tayong different approaches dito. Ano? Pwedeng gawin yung integer. 0 is user, 1 is admin. So depende yun. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong gawing style. Okay, so ito ang ginamit ko dito, mismong word na lang yung ginamit ko para sa user role. So ngayon, meron na akong bagong columns, user role, para ma-distinguish natin kung sino ang admin, sino ang user. Example, si yung minso, gawin kong siyang admin. Okay, so ibig sabihin, during registration, pwede kayong maglagay ng drop-down box para piliin kung siya ay admin or user kapag nagre-register kayo ng bagong account. Pero dito sa tutorial na to, hindi ko na siya isasama kasi ang purpose lang natin nito para para makita natin paano ba nagpa-function or paano ba ini-implement yung user roles natin. Okay, so si Minso, ginawa ko siyang admin. Okay, so punta tayo ulit ngayon sa login page natin. Ayan. So nag-select tayo dito using SQL statement. Check natin kung match yung username and password. Then execute natin. So this time, ang kinuha natin ay yung username. So ang gawin natin, kunin na rin natin si user role. Anong gagawin? So maglagay lang ulit tayo ng isa pang session para diyan ko naman ipapasa si role. Okay, user role. Then ano ba yung pangalan ng columns natin? Column natin user role. So copy na lang natin 'to. Ito yung nakuha natin sa database. Papasa lang natin sa session variable. So user role. Ibig sabihin ngayon, mapapasa natin kay session kapag nag-successful yung login natin, yung role niya. Okay? So, dito sa header function natin, pwede natin siyang ipatapon dun sa page na gusto nating pagtapunan niya. Kung siya ay admin, kung siya ay sa user page mapupunta. Okay? So, ang gawin natin, kapag nag-login, papuntahin sa harap na sa index, papuntahin na lang muna natin siya dun sa test. Okay, dito tayo sa test. Purahin muna natin yung laman ng test. Test.php tayo pupunta. So si test, ito yung pan-test ko lang para alam ko lang kung sino yung nag-login. Okay, so dito, meron tayong condition. If
session, role, user role. Yan, ito yung sinave natin session kanina. No? Kapag correct yung login details na nilagay natin, so, makukuha natin yung user role. Yun, ayun na. Saan yan? Ito. Check natin kung si admin or user. Dito kay test. Okay? Example echo admin. User role is equal to admin pala. Okay? Echo admin. Else, syempre kapag hindi siya admin, siya ay user. Okay, so pagka yung user role daw niya ay admin, i-echo lang natin si admin. Kaya else, kapag hindi admin, so automatic. Dalawa lang kasi yung users natin, admin at user. So automatic si user yun kapag hindi siya si admin. So try natin ngayon mag-login. Check ulit natin yung credentials. Si Minsu ay admin, si Minskatccc ay user. Okay, try natin. Si Minsu, so ang password niya ay 123456. Login. Wait, meron tayong ay siya. Nag-save ng ating ay hindi pala natin palitan. Okay, so again, kay test nga pala natin siya pupuntahin. Ayun. Limutan akong palitan. Dito natin, Minsu. 123456. Ayun. Ay, sorry. So yan, nakita nyo may error tayo, undefined variable session. Why? Kasi hindi natin nilagyan ang session start. Okay, lagyan natin ang session start. So, gaya na sabi ko sa inyo dati, tuwing gagamit ng session, nilagyan nyo ng session start. Okay, so then, dito nalit natin. Try lang natin ang try. Ayan, so yun, nakita nyo, pagka login ko, so napunta or na-print, or na-display natin ay, nag-output ay admin. So, ibig sabihin, si Minso ay admin nga. So, based dito sa ating table, so si Minso ay admin. So, try natin si Minskatccc. Minskatccc. Password niya ay 4 na 1. Ayun. So, siya naman ay user. Okay, so from there, na distinguish natin or na differentiate natin kung sino yung admin at sino yung user. So again, para i-implement siya, magdagdag lang kayo sa table user ng user role, then doon yung ilalagay kung siya ay admin or user. O depende kung ano pa yung mga roles na gusto nyong idagdag. And then doon sa source code, okay, doon sa user, doon sa login.php, okay? Doon nyo naman kukunin yung user role. And ang ginawa kong implementation, ipinasa ko na lang din siya kagaya ng username, ipinasa ko na lang siya kay user role. And then, dito ko, then sa header location, depende kung pwedeng dito kayo mag-condition. Halimbawa, if user role, yan. If user role, sorry, ito. Yan. Is equal to admin. Okay? So, saan anong gusto mong gawin? Halimbawa, papupuntahin ko siya kay admin page. Okay? Ito pa yung isang implementation. Okay? So, halimbawa, kay admin ko siya papupuntahin. And, kapag kay user naman, or halimbawa, ay kay user.php ko naman siya papupuntahin. Okay, so wala tayong page na ganito, pero i-check lang natin kung talagang doon siya mapupunta. So example, meron kang page para kay admin talaga, meron kang page para kay user. Okay, so doon mo siya papuntahin. So true condition. Ayun, kung ang user role natin ay admin, so kay admin.php, kung user kay user.php. So try natin 'to.
ba si Minsu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Page not found, pero makikita nyo sa URL. Okay, makikita nyo sa URL. Kay admin siya nagpunta. Okay, bakit kay admin? Kasi ano ba yung user role niya? So, si admin si Minsu. Kung tayo naman natin, halimbawa, si minskatccc na which is a user. Ayan. Kay user.php naman siya napunta. Okay, so yun yung isa pang implementation dito. So, kailangan lang dun sa mga pages na ito, may validation pa rin kayo. So, dapat hindi siya ma-access, okay, nung user kung admin yung page. So, using validation. So, may condition pa rin kayo dun na dapat ang user role ay admin para ma-access ito. Example, ilagay natin, kapag admin, kay test natin papupuntahin. Okay, then burahin muna ulit natin itong laman. Again, kay test pupunta kapag siya ay admin. Then kay test, dapat siya ay ma-access lang ni admin. So maglagay lang tayo dito na condition if. Copy lang natin to. Hindi tayo mag-type. Okay, halimbawa, ilagay natin if user role is not admin. Okay, kapag hindi admin yung user role, anong gagawin? Halimbawa, itatapon natin siya sa login page ulit. Sabihin, hindi siya makakatungtong dito hanggat hindi admin yung kanyang user role. Okay, .php. Or sa login pala. Okay, so login natin yung admin natin. Si Minsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, nakapunta siya kay test.php. Okay? So, tama tayo dito. Okay, test na punta. So, try naman natin na i-log out siya. Bawa. Ayan. So, try naman natin si Minscat. CCC. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, kay user siya napunta. Example, try natin puntahan si admin kung mapapasok natin. Ah, si test pala. Sorry. Ayun. So, if kita nyo, hindi siya nakakapasok kay test. Okay, nabalik lang siya dun sa login. Okay, ulitin natin. Test. Ayan. Ibig sabihin, ang user role niya ay hindi admin. May condition kasi tayo dito na dapat ang user role niya ay admin para mapasok niya yung test.php. Okay, so yun naman yung sa validation para kahit alam niya yung link, hindi niya mapapasok kung hindi naman talaga siya admin. So yun lang naman yung para mag-implement tayo ng user role dun sa ating mga web application. So sana ay malinaw yung explanation kahit medyo na marami tayong naging glitches during the discussion. So mas maganda rin naman yung ganun para in case na kayo maka-experience ng ganong mga klase ng bugs or ganong klase ng errors, ay alam nyo kung paano siya i-debug at hindi kayo matakot at mag-ulit na lang ng mag-ulit hanggang sa tumama. Okay, so yun naman ay normal. Ano? So, ang normal namang magkaroon kayo, maka-encounter kayo ng ganong problems. Ang mahalaga dyan is alam mo kung paano siya i-debug. Okay, so yun lang and thank you.